The desire of a man is kindness, and a poor man is better than a liar. Okay na po yan. Let's pray. Paano may salamat sa inyong mga salita, Panginoon, muli. Aming pong pag-aaralan at i-apply sa aming buhay, Panginoon. We pray na kayo po yung ingat sa amin at gagabay pa. May salamat sa disunta kanina, kahapot, Panginoon, sa inyong kabutihan at awat habag, Lord. At we pray na kami po yung lagi na encourage, Panginoon, as we always see, Lord, people getting saved, Panginoon. We pray na encourage din pong bawat isa, yung mga nailigtas, Panginoon, ay patuloy sa inyo, Panginoon, at mga lalati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay. So, yan ha, yung ating quiz. 2 weeks na yan, tapos 2 chapter lang. Pero mahirap, no? Hindi ko na papadrawing. Ano? Yung ganda yung ginawa ni nanay eh. Ganda ba yun? Sinong walang copy? May copy na kayo lahat? Okay. He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die. Natapos ba natin ito last time? He that keepeth the commandment keepeth his own soul. Ibig sabihin, pag sinabing keep ay pinapanatili. So yung habang ginagawa mo yung sinasabi sa'yo, walang Diyos ha, hindi ko sino-sinong tao, ay parang mo nalang daw iningatan yung sarili mo. Kasi nga commandment ng Diyos yun eh. No, pwede ba natin sabihin ito, parang kaligtasan to ah. Ngayon, dapat pala, dapat gawin mo yung commandment para maligtas ka. Anong ba yun? Parang, di ba? Pero hindi ganun kalinaw. Kasi pwede mo rin sabihin yung own soul. Again, sa Old Testament, madalas sinabi sa own soul, sarili mo yun. Ibig sabihin, tao. Okay? So, para lang mapanitili mo yung sarili mo. So, sumunod ka na lang. Di ba? Napansin nyo ba yung mga bata minsan, napahama ka dahil sinabihan kahit yung ginawa mo, hindi mo ginawa, anyari. Diba? Nadulas ka tuloy, nauntog. Okay, napahama ka, diba? Kaya always remember, kung ganun ang resulta ng pagsunod mo sa batas ng magulang, may lalo sa Diyos. Pag yun ay sinunod mo, panalo ka dyan. Okay? But he that despiseth his way shall die. Yun yung kabaliktad nun. Ayun, hindi naman yung kailangan, ano? Okay yung uminom-inom. Konti lang naman eh. Ay, yung pagkakainom mo, nahilo ka, nagdadive ka pa, ano nangyari? Nakapatay ka pa, namatay ka pa. Ano yung mga kasalanan na nakakamatay? Bukod sa inom, yosi. Ano pa? Drugs. Ano pa? May suma na sa magulang. Ano nga? Like what? Ngayon, sabi, huwag kang uwi ng gabi, huwag kang makisama dyan. Loko-loko yan, kilala namin yan, sumama ka pa. Na, mapapabalkada kayo, pagpiliin nyo minsan yung balkada nyo. Ganyan ang mga young people minsan, di maintindihan eh, kung may utak ba o wala eh. Sinabi na, huwag ka dyan, unbeliever yan, walang Diyos yan. Na, paulit-ulit minsan, ganun. Kahit sa church, mga anak pa ng pasto. Bagay itong mga ito, hindi abasahin ito. Pero, kung tumanda-tanda kayo, nagkakaroon kayo ng sariling utak eh. Ah, bait naman eh. Ano pa? Yung mga nakakamatay, kasalanan. Naglayas. Ano pa? Adultery. Paano nakakamatay yun? Oh, pinagalitan ka, patay. Totoo yun, sabi sa Bible yun eh. The rage of a man is... Ano nga ba yun? Tingnan natin. Ayan, dami. Pero sa Proverbs, sabi dyan, jealousy is the rage of a man. Therefore, he will not spare in the day of vengeance. No? Ang hirap nung naka-offend ka, lalo sa ganyang bagay, di ba? Parang si, kung siguro, nalaman lang na Uriah yung pinatay niya si David. Diba, ganyan ang, ano. So,
Tama yun. Ano ba? Actually, lahat yan pwede. Lahat yan po ang... Okay? So, don't despise the ways of the Lord. Okay? Ngayon, puro church na lang. Ngayon, puro word of God na lang. Hindi mo alam, kaya na mas marunong ka pa ba sa Diyos? Diba? Matago nyo muna yan. Babawihin ko yan. Talo na nga kayo. Mayroon pa kayo. Ngayon, laruin yan, ha? Okay. Ready? Pakibasa na lang para may magawa kayo. Ready? Go. He that hath pity upon the poor, lend it unto the Lord, and that which he hath given, will he pay him again. Okay, daming he dyan, tsaka him, di ba? Pero nakita nyo ba? Sino yung, anong ibig sabihin ng pity? Okay, kung ikaw daw ay naawa sa mahirap, sabi dyan, pity on the poor, lend it. Ano yung lend it? Nagpapahiram. So, parang pag nagbibigay ka rin sa mahirap, yung tama, yung magbibigay. So, parang, ano, alam mo, hindi na babalik sa'yo yun eh. Pero sabi, no, parang sa Diyos ka nagpahiram. O pag yung pinahiram mo, Diyos, ano, babalik niya ba yun? Siyempre. Kaya sabi dyan, and that which he had given will be pay, will he pay him again? Yung he dyan, yung nagpahiram, okay, yung another he dyan, yung Panginoon. So, hindi ka talo. Okay? Hindi maiging bad debt yan. Ang Diyos ang magbabalik. Okay? 18, ready, go. Eh, nasa kanya na yun. Kailan yung mababalik? Nasa kanya nga yun eh. Sa kanya, kung kailan niya gusto. Oh, reward. Pwede rin minsan sa lupa. Reward sa lupa. Ngayon, iba... Yung iba, magaling dyan eh. Yung iba, ginagamit talaga yun para magkaroon sila ng pabo sa ibang tao. Pero mali naman din yun. Kaya nga sila sabi dito, yung poor eh. Yung sabihin, yung walang may babalik sa'yo. Okay? Oh, ito yung magandang pag-usapan natin. Ready? Basa, mga bata, mga young people. Ready? Go, lakas. A man of... Jason. Ready? Oh, wait. Yung bata lang. Ready? Young people, ready, go. Jason, thy son, when there is hope, and let not thy soul spare for his God. Ano ba yan, mga bata, sinasabihan yung mga adult. Ano sa mga bata? Ano yung chasen? Paluin. Paluin, or pagalitan, or parusahan. Okay? Jason, thy son, while there is hope. Okay? Ano yung sabihin ng while there is hope? Habang meron pang pag-asa. So, anong sabihin no? Pag ibig sabihin pala, meron pang pag-asa. So, pag meron pang, habang meron pag-asa, ibig sabihin ba nun? Darating yung panahon na wala lang pag-asa? Yes. Yun exactly yung sabi nun, di ba? Kaya, ayun na, nag-uusap kami ni Daddy. Itong tao to, ba't parang, ano, ayos ng approach namin? Parang wala, yung pangit ng tingin sa amin. Parang gagawa mo ng masama, di ba? Sabi na dito, may wala na bang pag-asa to? Sabi ko, hindi pa natin alam, pero pwede. Yung iba dyan, kaya ano, katulad nung isa, INC naman. Iglesia ni Manalo, sabi ba naman sa amin? Nung una, pero minsan nakonsensya yung isa, di ba? Sabi ko, sigurado ka ba? So medyo nag-back away siya, pero yung isa, sabi niya, talagang pinagtatanggol niya. Kaya nga, yung pag-usapan niya, kasi magkaka, ano, sabi, pwede namang hindi rin. So makikita mo yung security ng mga to, eh, no? Pero pag nagsinungaling ka para nagsinungaling doon, alam din ng tao eh. Kaya nga tayo pinagandahan natin si Stephen naman. Ano? So, marami pang kailangan tong ano, paghanda. Pero at least, pinabayaan ko na eh. Para makita mo, di ba? Pag may part ka na nahihirapan, kahit ganoon, nag-preach ako, di ba? May part na nahihirapan ako, mamaya maaalala ko yan. Di ba? So, ganoon yung pag nag-solving ka na, bakit ako nahihirapan sa part na yun? Di kabisaduhin ko na. Kaya maganda yan. Try nyo nang itry. Hindi na tayo maubusan ng taong pagpapraktisan, di ba? Hindi naman siguro tayo lugi doon sila. Ba't pinagpraktisan mo lang ako? Eh, talagang ganun eh. Eh, kasi mga bata kasi yun. Sabihin, parang isa doon, 8 years old, baka ligtas na yun. Okay? So, ano sabi? Pwedeng dumating yung panahon sa mga bata
na wala ng pag-asa. Nakikinig nyo ba yun, mga bata? Kaya mas may, ba't ang lakas naman ng palo? Kasi pwedeng mangyari yun. Pag sobrang tigas na ng ulo mo, sinasabi ng salita ng Diyos, yung iba na hindi pinapalo, darating yung panahon, wala nang pag-asa yan. Diba? Again, yan ang another ng ano, reprobate. Diba? Nung dati binabasa ko to, wala nagtuo sa akin, parang may mali. Ito pa sinasabi dito, malinaw eh. Merong panahon na buhay ka pa, wala ka ng pag-asa. Kasi paulit-ulit, hindi ka naturuan, magulang mo mismo, hindi ka naman, alam, sino alam sinong tao magtuturo sa'yo kung magulang mo. Hindi ka pinalo or something. Okay? Ito yung mga bata, kaya huwag kayong, ito, sa mga magulang, huwag daw kayong maawa. Okay? Ah, umiyak! Ay, nakakaawa naman. Anak ko to, mahal ko to, huwag ko nang paluin. Eh, yung mga batang yan, minsan natututo yung umate. Pag alam na nila papaluin, lalakasan pa nila. Ah, ako la, pag gano'n, lalo ko nilalakasan din yung palo. Ate mo, ha? Hindi sila matuto na umate-ate. Kasi, yan ang sinasabi sa atin ng Bible, direct command yan, ha? Let not thy soul spare for his crying. Pag nakita mo nang umiyak, huwag kang maawa. Pag kailangan paluin, paluin. Kung ano yung dapat na eksaktong parusa, ganun. Hindi nakakaawa, hindi nga. Huwag ka nga daw maawa. Huwag mo siyang hayaan. No? Ngayon, sa panahon natin, kailangan ituro talaga ito eh. Iba mga magulang eh, wala mo, ang Diyos ang mali. Pag sinabi mo yan, na, di ba? Actually, kumakalat ngayon yan sa mga studies kayo nila. Alam mo bang, aming findings, dapat positive reinforcement lang. Ang ganda pakinggan, no? Positive reinforcement. Huwag anak, ganito dapat, anak, ha? Ay, loko-loko yung anak mo. Parang ang mga, ano niya, ang maiisip niya, hindi naman ako papaluin ito, eh. Hindi naman takot sa akin tong magulang ko, yun. Ano mangyayari? So, mas maniwala tayo sa Bible. May pag sinabi ng Bible, yan ang tama. Okay? Hindi, hindi ako talaga ganun eh. Hindi ako, kung sumunod ka dito, napapabuti ka at ang anak mo. Eh, pag hindi. Huwag tayong maging mayabang. Hindi, mabait talaga yung ano. Kala mo lang yun. Okay? Sige, next. Sabihin naman ng mga young people. Pinapalo pa ba si Jamie? Hindi na. Nagsasabihin na lang, malaki na eh. Ang mabait to eh. Si Jana, napalo pa? Malaki na. Si Johan, napalo pa to? O kulang pa? Si Jared? Pwede na yan. Ilang taon na yan? 2? Bata pa pala. Pero hindi, pag ano na, papakita ito, napalo ko sa AD ng medyo malakas, mga 3 na. Ayaw ko eh, ayaw ko, ayaw to. Ngayon, hindi pwede yan. Kung namimili na siya, dapat malaman niya kung sinong boss. Yan. Si Shana, hindi pa yan kasi. Ano yan eh, pwede mo naman dali niyang saan eh. Pwede mo bitbitin eh. Yung katulad ng AD na yan, eh, tumatakbo na yan eh kung mag ano yan. Kaya, palo na yan, okay? Eh, sige, napalo ka pa? Tulog eh. Pinatulog. Napalo ka pa ba? Pinapalo ka pa? Hindi ka na pinapalo? Sabihin namin, ha? Okay, dapat pinapalo. Pag may ginawang mali, okay? Huwag yung, ano lang, trip mo lang. Okay, pakibasa po. Ready, go. 19. The man of great wrath shall suffer punishment. For if thou deliver him, yet thou must do it again. A man of great wrath shall suffer punishment. So, okay lang ba tayo magalit? Depende saan? Okay, kung tama ang nagalit at tama rin yung gagawin mo sa galit na yun. Sabi kasi, be angry and sin not. So, pag
Kung nagalit ka, katulad niya, pinalo mo. Kasalanan ba yun? Hindi, inutusan ka nga eh. Pero pag yung sinasabi itong a man of great wrath shall suffer punishment, ano sabihin nun? Ha? Sobrang galit. Hindi yan para sa tao. Tandaan nyo yan. Kahit ang mga to, pag sumisigaw na to, naku, kahapon lang eh. Hindi pwede yun. Nag-aaway dahil sa remote control. Ay, pambira. Hindi pwede. So ngayon, alam na nila, sigurado, na remote lang, di kayo mag-aaway dyan, masisira yan. Hindi pinag-aawayan yan. Ngayon, kasi sabi dito, pag if thou deliver, kasi pag di mo pinalo, o hindi mo pinarusahan, kasi hindi na pala mga bata to eh. Pag hindi mo pinarusahan yan, kailangan mong gawin mo ulit yan. Kaya kailangan, ganun, kailangan parusahan. Pag hindi, no? Sabi niya sa New Testament, yung batas talaga, ginawa yan para sa mga unrighteous, sa wicked. Hindi pwedeng kawaan mo yan. Ngayon, ganun na tayo eh. Palibasa minsan, mga yan, may mga kapit din. Diba? Ito ngayon, mayroong ina-expose na Amerikano natin kaibigan dun eh. Hindi ko naman kilala, kaya di ako nakikisaw-saw. Pero may mga pastor daw na yung iba bakla, yung iba rapist, yung iba ganyan. Yung mga baptist, so galit na galit yung ano. Galit na galit eh. Hindi ko naman ano. Okay, so pag hindi yan pinarusahan, ano mangyayari? Gagawin ulit yun, gagawin ulit yun, at mapapasama yung mga biktima. Okay, tapos pati tayo, mga baptist, ganyan pala kayong mga baptist eh. Eh, paano na lang, erop-erop na nga tayo mag-ano eh. Tapos, mabalita ang pang ganyan, okay? So, yun, kailangan parusahan. Tandaan nyo yung mga bata, sabihin, mahal kayo ng magulang, yun, totoo, yung kaya nga pinapalo, pero pag talagang sumubra kayo, may punishment kayo dapat. So, ganun din sa mga adult. Or sa, hindi na sa anak niya yan, sa ibang tao, huwag kayo maawa. Bakit papatay natin, eh? Ano lang naman? Ano yung mga pinapatay? Yan, ang rape na naman. Oh. Ano yung rape? Ang gagahasa. Ng, basta, sinasaktan yung babae. Okay. Okay, rape. I hear counsel and receive all it. Next, ready, go. Hear counsel and receive instruction that thou mayest be wise in thy letter. So medyo kumambyo siya, di ba? So, pero ito medyo general advice. No? So, isang hear counsel. Mabata, paulit-ulit na naman, di ba? Ano yung counsel? Ito yung mga bagay na binibigay ng mga, you know, advice ng mga authority, at hindi lang basta authority, hindi mo kaano-ano, pero matanda sa'yo, matalino siya, alam niyo yung dapat ng gawin. Mga bata, ayun, hindi niyo alam. Yung sinasabihin ako, bata ka pa eh, lang alam sa mundo, kaya sabihin do, receive instruction. Okay, pag sinabing huwag maingay, baka may magalit sa'yo, saktan ka, oh. Ano gagawin mo? Sumunod ka na lang, di ba? That thou, sabi niyan, that thou mayest be wise in thy latter end. Kaya, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nung tatalino ka. Ngayon, pinagsasabihan ka, pero later, tatalino ka. Ayaw mo ba nun? O gusto mo lagi kasi nasaway, huwag nyo kasi sasawayin. Kasi nga, gumagawa ka ng mali. So, pero pag tinanggap mo yung instruction, pag sinabing tinanggap yung instruction, tinanggap mong mali ka, tapos sinunod mo, tinandaan mo, ah, ganun pala dapat kong gawin. Hindi ganun pala yung dapat hindi ko gawin. So, yun mga instruction eh. Huwag mong gawin, hindi mo gawin. Gawin mo nang mabilis, gawin mo nang mabagal, kung ano yung instruction sa'yo yung tama, magiging wise kapag yan ay tinatanggap mo. Pag hindi mo tinanggap, okay, meron mga ganun bata, okay, ito yung tama, ito yung mali, ha, tinatanggap mo ba? Ayoko. Yun ang mahirap. Hindi tatalino yun. Ano mangyayari doon sa batang yun? Hindi siya makakaahon pag hindi mo yun tinanggap yung tama. Kaya ganyan din, hanggang tumatanda kayo, tuloy-tuloy lang yan. Huwag mong isipin na may, pag meron ka ng trabaho, wala ka na susundin, di pa rin. So ultimately, meron tayong Diyos. So kahit ano ka, tanda mo pa, kahit anong pastor ka pa or something, presidente ka, meron ka pa rin responsibility sa ibang tao. Okay? Kaya makinig.
para maging wise. So, paulit na yun eh. Ibasa, ready, go. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Okay, ito ay medyo famous verse. Bakit? Kasi ang ganda eh, di ba? Ibig sabihin ng ano yung devices? Alam natin device, mga gadget. Hindi gadget yan. Kaparaanan, mga ano-ano yung iniisip mo. Kahit ano pa yan, dami, plano. Kaparaanan, goal. Yung maganda, plano. Ito ang gagawin ko sa buhay ko. Okay? Hindi mo sinasabi sa iba. Ikaw lang nakakalam nun kasi yun ang gagawin mo. Kala mo matutupad lahat yun. Hindi, natupad sa ibang tao to eh. Hindi, sabi dito, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Pag sinabing stand, yun ang mananatili. At yun ang tatayo. Pag sinabing tatayo kasi, parang picture niyan is, parang bagyo. Kung tayo lahat ay may payat, may mataba, may punong, wala masyadong ugat. Yung isang puno, maugat. Okay, talagang matigas siya. Talagang naka-stand firm siya. Rooted. Pag dumating yung bagyo, tanga yung iba, yung talagang tumayo lang at nanatiling nakatayo, yung matibay. Okay? Ganun yung sinasabi pag yung counsel mo, okay, ganito ang mangyayari. Hindi ganyan ako na, nag-disagree kayo lahat. Sino yung mananatili doon? Sino talaga yung tama? At sa bandang huli, makikita na, tama pala siya. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun lagi. Yun lagi yun, ilang beses yun. Kahit anong gusto nyo idea. Na katulad niya kanina sa bata na lang. Anong gagawin ko? May research na nagsabi na hindi kailangan paluin eh. Sabi ng Bible, paluin. Sino kaya yung tama dyan? So makikita mo, obserbahan mo yung bata na pinalaki sa palo. At syempre maayos ha, na palo. Nagkasabihan, yun yung magiging maayos na anak. Yun yung magiging maayos na citizen. Never fails. Itong hindi pinalo kasi kala mo magaling na. Later in life, kahit pakala mo mabait, hindi rin pala. Kasi hindi tumatak sa utak niya na dapat siya ay merong authority sa kanya, Diyos. So gano'n. May mga gano'n na bandang ikaw maingay. Ngayon ito, isang kailangan ka rin sawayan minsan eh. Ibang tao pa yung nakita mo. Okay, kung ano may iniisip mo, ito iniisip ko eh. Isipin mo ano sinasabi ng Diyos. Ano kasi sinasabi ng Diyos sa ganitong topic? Yun ang tingnan mo, kasi yun ang mananatili. Hindi ka mapapahiya pag ikaw ay sumunod doon. Ngayon, yung mga pinaglalaban natin. Ano ba yung madalas kalaban natin sa libutan? Ngayon, yung pinaka-controversial niya, yung mga bakla nga, di ba? Kahit mga ibang Baptist, pagtatanggol, may pag-asa pa rin yan. Kahit sinabi ng Bible na wala na. So, nang tatayuan natin, bandang huli, magkakaalaman, ay, ganun pala yung mga bakla. Kala ko may pag-asa pa eh. Kala mo lang yun. Ba't ganun ang judgment sa kanila ng Diyos? Eh, kung nakinig ka na lang sa sinabi ng Diyos, hindi ka pa napahamak ibang tao, di ba? So, ganun po yan. Yung sasabi dyan, na the counsel of the Lord that shall stand. Hindi mo pwedeng sabihin mali siya. Hindi, ano naman, matagal na yan eh. Dating panahon na yan. Yan ang madalas, napakadalas gamitin ng iba. Pag ayaw nila yung nasa Bible, dati na yan. Eh, lahat naman ito matandaan eh. Anong pipiliin mo dito? Lahat na lang, mag-ayaw mo. Eh, dati pa yan. Hindi. Kaya sinabi sa Bible yan, hanggat dati, totoo yan hanggang ngayon. Bukas, totoo pa rin yan. Okay, kaya nga yan, kinakabisado nyo, di ba? Kinakabisado natin yan. Hindi tayo lugi. Question mo doon? Devices. Iniisip ka, hindi yan matutupad ang sinabi ng Diyos. Yun ang matutupad. Kaya, alam nyo, nakita nyo yung ginagawa natin, puro Bible, di ba? Okay. May basa po, ready, go. To deserve a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. Okay, so simple lang yan. Ibig sabihin lang yan, lahat tayo gusto natin mabait sa ating ibang tao. Okay? At sinong pipiliin mo, yung poor o yung liar?
Hindi na sinabi din, obviously, yung poor na sinasabi dito, hindi liar. Okay? So, yung liar dito, malamang hindi poor kasi kinukupa sa poor. So, may isang mayaman na sinungaling, tapos yung mahirap na hindi sinungaling, sinong gusto mong kaibigan doon? O, syempre, yung ano na, hindi sinungaling, ang hirap kausap ng sinungaling. Ang gagawin mo sa sarili mo. Hindi mo alam kung anong mangyayari next. Kung saan siya mag-isinungaling sa'yo. Ang hirap na ako, ang ginagawa ko, iniiwasan ko na lang. Siyempre, ayaw mo ma-influensya ng kasinungalingan din nila. Eh, totoo. Maaaring hindi siya magsinungaling sa'yo, sinungaling sa iba, magiging ganun ka rin. Okay, mga bata, may sinungaling. Next, ready, go. As you laugh from the fear of the Lord, then and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Okay, ano nga ulit yung fear of the Lord? Takot ka sa Diyos. E paano ko lalapit sa Diyos kung takot ako sa Diyos? Pwede yun. Itong mga bata na naman, o, ibig sabihin, dapat ba may takot sila sa tatay nila? Amen. Yung tamang takot, okay? Hindi yung kala mo hindi na lumalapit, o, ilalapit yan. Pero may paggalang, di ba? So, sa Diyos din ganun, hindi natin, yan, lagi ko naalala yung mga false teacher na naman eh. So, bakit sila lakas ng loob na sabihin, ito yung sinabi ng Diyos, di naman. So, walang takot eh. Ganyan ba talaga sinabi ng ano? Tuloy pa rin sa kasinungalingan. Walang takot sa Diyos. Okay, sabi ito, pag may takot ka sa Diyos, ano yung 10 death to life? Ano yung 10 death? Tendency, ano yung sabihin na? Papunta or kumikiling doon, di ba? So again, hindi laging papabuti ang buhay natin, pero mas malamang sa hindi. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, talagang papunta ka doon. Papunta ka doon sa maayos na buhay. Kasi may tamang takot ka sa Diyos. And he that hath it shall abide. Ano yung it? Yung fear of the Lord pa din. Shall abide satisfied. Ano yung abide? Mananatili, satisfied syempre. Ibig sabihin, hindi ka nga masyado mayaman, well, satisfied ka. Hindi kayong nagipagpatayan sa pera lang na ikitain din naman ng ano. Ibang tao, nagsipag lang, di ba? Kung hindi kayo, di 10 years from now. Diba? And he shall not be visited with evil. So obviously, nangyayari talaga yung, ibig sabihin lang nito, hindi madala sa iyo yung ano, yung masama, di ba? Parang yung kausap ko last time, bakit kayo iniwanan? Ayun, bandang uli, may attitude din kasi. Hindi lang pwedeng ano eh, hindi ko pwedeng magkunwari, may mga friends sa Facebook tayo ng ano. Kahit itago mo yan, nakikita yung attitude mo eh. Hindi mo pwedeng sabihin ano, kasalanan lagi ng ibang tao. Bakit dumating sa'yo yan? Okay, so fear the Lord. Okay? Give up. Next, there you go. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth. Okay. So medyo may ano yan, ha? Exaggeration. Ibig sabihin lang nun, literally, yung tamad daw ni hindi niya ilabas yung kamay niya. Ni hindi siya, ayaw niyang kumain. Sobrang tamad nito, no? Pero obviously, figurative na naman yun. No, kung may pagkain, kakain niya. Pero, pag tamad daw talaga, niyayaw mong kumilos. No, yun lang yun. Natin yung patagalin yan. So, huwag kang tamad. Parang sinabi mo na yun na, bakit wala akong pera? Kasi tamad ka eh. Parang sinasabi ng Diyos na kasi nga, hindi ka nagtabaho. Ngayon, wala kang makain. Eh, sama lang ibang tao. Lahat sila masama. Ano? Hindi ganun. Pag talaga nagtamad-tamad ka, eh, hindi sila masama kasi kailangan mo rin gawin yung dapat mong gawin. Hindi mo ginawa. Hey, verse 25, ready, go. Smite a scorner, and the simple will beware. And reprove one that hath understanding, and he will understand.
understand knowledge. Okay, so dalawang tao, no, klase ng tao, isang scorner, isang may pangunawa, di ba? So ano daw dapat gawin mo sa scorner? Ay, huwag kang mananakit. Ngayon siya sabi sa pastor, wag, hindi ka talaga palawa, iba yun. Pero pag kailangan mo manakit, kailangan. Kasi pag hindi mo daw, ano daw mangyayari pag sinaktan mo, or pag sinabing smile kasi is hit, okay? Inalo mo, eh, loko-loko eh. Ano mangyayaring positive? Positive yun ha, the simple will beware. Yung kanina, simplicity, di ba? Yung topic natin. Kasi yung mga hindi makaunawa, ay, nakita nila, ay, okay lang pala yun, no? Kulay, may loko-loko dyan, medyo naninira na ng ano, nananakit na, tapos hindi, pabayaan nyo lang siya, pag-pray nyo lang. Nira nga. Minsan, kailangan ding tamaan. Okay? Ganun din sa mga bata. Yung nagwawala na yung anak mo, ayaw mong saktan. So, ang mangyayari niyan, iniisip niya, eh, oh, untouchable pala ako. Alam niyo ba yung untouchable? Kahit anong gawin ko, hindi ako sasaktan. Pag nagkaroon sila ng idea nun, nahihirapan sila sa buhay. Okay? Ngayon naman, tingnan niyo, yung pag may pangunawa ka daw, hindi ka na pinapalo. No? Anong kailangan gawin lang sa'yo? Okay? Pag may mali ka talaga, pero may pangunawa ka, ang kailangan lang gawin sa'yo, pagalitan ka lang. Okay? At ano mangyayari? And he will understand knowledge. So, yun daw, mga bata, yun yun ha. Kung pinapalo pa kayo, ibig sabihin na wala pa kayo sa stage na bigyan kayo ng ganong privilege na hindi na kayo pinapalo. Hindi naman tayo papaluin. Ano ba kami? Sadista, di ba? Hindi naman kami sadista yun ha. Uy, sarap ang malo. Palo pa, palo pa. Nakakatamad nga yun. Hahabulin mo pa. Kagat maaari, salita lang. Susunod na kayo. Yan ang maganda. Promoted ka nun. Ibig sabihin, hindi na ako pinapalo. Ilang taon na. Ibig sabihin, ano ka na? Maayos ka na mag-isip. Hindi ka na yung kailangang hatawin na parang hayop. Diba? Ano yung hinahayop? Ay, yung hinahayop. Madalas sinapalo. Yung hayop, di ba? Kasi doon sila nag-i-respond. Pag nasaktan siya, ay, mali pala yun. Yung tao, hindi na dapat kailangan ganun kausap. English, Tagalog lang naman. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog, English? Sinabi ng don't, never, wag. Now, do this. Kailangan paluin pa. Tulad niya, sinabi ko, itago yan eh. Next, ready go. Jacob blessed his father and chased away his mother is a son that causes shame and grievous reproach. Sama nito, no? Ano yung wasted his father? Sinasayang. Iba yan, okay? So, tingnan mo natin sa mother, ano ito ginagawa? Ano yung chasen? Naglalaro ba yan ng ano? Nataya-taya? Sinasaktan yan, hinahabol. Ano nga yung wasted his father? Ano ba ginagawa madalas ng tatay? Di ba siya yung nagtatrabaho? Kasi sinasayang mo yung pinapakain sa'yo, sinasayang mo yung pag-tuition sa'yo. Di ba? Ano mangyayari niyan? Ano yung shame? Nakakahiya naman, pinalo ako. Eh, isa ka eh. Sino ba yung si, ano, si... naman, iba naman. Mamuro na to eh. Sino ba yung Jana na yan? Ha? Sino ba yan? Ay, nakakahiya naman. Ang ginawa ni Jana, ano, doktor? Nako, nagpabor. Kumita ng malaki, kaso ang daming pinatay. Nakakahiya naman. Ay, naman tatay yan. Ay, kanina yung anak yan. Diba? Kristiyano pa naman. Dahil lang sa pera. Nakakahiya, di ba? So, kasi, ganun. Okay, huwag niyong pahiya naman yung magulang niyo. Okay? Kaya kayo yung pinag-aral, kaya kayo sinagaan, ang hini-expect niyan, pag laki-laki niyo, magbibigay kayo ng katuwaan, kasiyahan sa magulang niyo. Hindi pinalaki kayo para, ano, parang sabi nga nila, parang kumuha ako ng bato, pinukpo ko sa sarili kong ulo. Alam niyo ba yung idiom na yun? Ikaw ba, kumuha ka ng bato, pupukpo ko sa sarili kong ulo?
Hindi, pero ang ibig sabihin nun, nag-anak ka, inalagaan mo, tapos yung anak mo, yun ang bibigay sa'yo ng sakit ng ulo, sakit ng puso. Hindi. Diba? Ba't ka, parang, ba't ka nag-alaga ng ano, parang, tok. Diba? Nasa mga pinakamalaking bato dito. Yung mga British naman, ang kanila, ano yun, shooting yourself in the foot. Shoot yourself in the foot. Talagang baril eh, no? Yung sinabing shooting yourself in the foot, parang ganun din. Gumawa ka ng isang bagay na ikay nasama mo. So, wag naman ganun. Sige, madali lang yun eh. Next, go! This is my son to hear the instruction that causes to err from the words of knowledge. Ano yung sis? Puminto ka na. Ano daw yung hintuan mo, anak? Okay, wag mo nang pakinggan yung mga bagay na nag... Ano yung cause? Nagsasanhi or... Naiging dahilan na ikaw yung magkamali. No? Pag sinabing earth from the words of knowledge, ibig sabihin, yung nagdadala sa'yo palayo sa Diyos. Eh bakit, ano yung ginagawa mo ngayon? Lumalayo ka sa Diyos dahil dyan, ano ba yan? Diba? Balkado ba yan? Games ba yan? Huwag ka nang makinig dyan. Ay, mayroon akong alam na programa, nakakatawa eh. Mura ng mura. Ano, nakakatawa eh. Pero lumalayo ka na pala sa Diyos dahil dyan. Kahayaan mo ba yan? Ha? Yung mga ito, pag nakikinig, oh, games lang naman ito, kaso mura ng mura yung ano. Dapat nga, bawal din sa YouTube eh. So, cease my son. Pigilan mo na yan. Ano yung kailangan tigilan? Pag may nakita yung babing, takbo agad kayo. Ako, di nakakatid ang ano ngayon. Ang ginawa ba namang host, para yung bading? Yung isa talagang cross-dresser eh. Business party. Yung dalawa yun. No? Bahala na. Raffle. Kayo na yun. Kitain ko rin yun. Okay. Diba? So, huwag kayong makinig dyan kung sino man yan. Madala sa showbiz, lagi may ano, ano tayo. Hindi mo tayo pinagbabawalan eh, diba? Ano lang, maging matalino ka. Maging matalino kasi piliin mo yung pinapakinggan mo at kung talagang kailangan mo pakinggan, alamin mo yung katotohanan sa ganyang bagay. Okay? So, imagine nyo lang, mga bata, sinasabi sa inyo to. Kung ano yung nagpapalayo sa'yo sa Diyos at sa Bible. Okay? Pag nilalayo ka sa Bible, tigilan mo yan. Next. Gusto na natin to. Go. An ungodly witness warned judgment. And the mouth of the wicked rewarded iniquity. Ano yung witness? Okay. Taong nakasaksi. Pero dito, pwede rin. No? Pwede ano yan, pwedeng personification yan. Pag sinabing witness, ay parang nagpapatotoo sa isang bagay. Okay? So whether it be people or sabihin natin, kunwari, evolution. Okay, ang ginasinasabi sa iyo noon ay hindi totoo ang Diyos. Okay? Eh, huwag ka nang makinig doon. Okay? At sa, ano yung scorn? So again, masama yung scorn. Pero yung judgment, ano yung judgment? Madala sa Bible ang judgment dito is tama. Lalo pag judgment ng Diyos. Okay? So ngayon, yung mga walang ano, pagkakilala sa Diyos daw, yung mga tamang judgment ay ano yung iniscore, parang niloloko-loko niya. Diba alam niyo yan eh? Madalas yan, yung pinaka-classic example niya. Siyempre, yung kanina naman, mga lasing. Diba? Pag-uusapan natin, magandang bagay, ano, umpisa pa lang yun. Puro kalokohan na. Ano ako lang gana ako pag ganun talaga. Para at least matuto sila. Ang pangit naman nung kakalad ka rin yung salita ng Diyos, pa, iyaano mo sa kanila, lasing. Hindi pwede yun. Naranasan ko yung iba, may kasama akong ganun eh. Ay ko, huwag na tayo dyan. Eh, nagtatapang-tapangan. Hindi pinabayaan mo siya. So obviously, wala nangyari. Pinagluloko lang kami. Wala. Walang mangyayari doon. Musapang lasing kayo doon. Ungodly. Ini-score niya, nilaloko-loko. Ayan, Bible.
Asahan mo na, yung mga next na usun, puro kalokohan na yun. Sayang yung oras mo. Ang sabi niya, the mouth of the wicked devoureth iniquity. Alam na natin yung mouth of the wicked, ibig sabihin, mga sinasabi ng loko-loko, pero ano yung devour iniquity? Sige nga. Nilalamon. Ano yung sabihin nilalamon yung iniquity? Ano yung iniquity? Kasalanan or kamalian. Ano yung sabihin ng nilalamon? Ha? Kino-consume. Anong picture nito? Ano nang picture nyo dito? Ha? Gusto nila. Pwede yun. Or meron kami sa amin. Meron kami yung tinatawag na ito. Lumalamon to ng ano eh. Pag magaling mag-program, kumakain to ng code, sabi nila. Iba naman. Kunwari, magaling mag-compute, mag-math, kumakain ng numbers to. Eh sabihin nyo po, punong-puno sila ng ganun. Okay? Kaya yung pansinin nyo yung mga bakla, lagi yun. Bastos, lagi. Kasi puro ganun ang umatakbo sa utak niyan. Hindi ko alam paano magkakaroon ka ng kayong Kristiyano ko, may kaibigang bakla, ano ka. Iwasan mo. Ha? Huh? Hindi, nakakatuwa sa'yo. Isang piso ng video, pag nakatuwa ka sa ganyan. Okay? So, tapusin na natin. Nasa malog po eh. Alala ko na. Okay. 29, ready, go. Judgments are prepared for scorners, and the signs for the back of fools. Okay, so napansin nyo yung scorners talaga paulit-ulit dyan sa Proverbs. Ano ba kasi yung scorner? Kasi again, minsan hindi masamang, minsan yung, kahit tayo minsan, di ba, ninoloko natin yung mali, di ba? So minsan pag appropriate for teaching, okay lang yun. Pero pag naging title mo na yung scorner, mocker, title ha, kasi yun yung pangalan mo, hoy, payat. Ibig sabihin, no, kasi payat ka. Eh, pag sinabi ko, hoy, asarero, dati ganun tawag sa akin kasi, hindi naman, nangaasar lang ako, gusto ko laging mangasar, bata-bata ako. Pangit pala ng ganun. Wala ka nang ginawa, hindi mangal, mangaasar na naman to. Kahit anong makita, ay positive. Hindi, meron pa yung masasabing negative, di ba? Yung sinasabi dito, siguradong may judgment ka. Pag ikaw ay puro asar-asar, no? Lalo pa yung mga bagay na hindi mo dapat asarin, katulad ng mga bagay na kinagalang-galang. For example, Bible. Kunwari, pastor, ginagawa niya, puro salita niya. Tapos, yung pinapag-diskata mo, di ba? Kaya siguradong pag sinabing judgment are prepared for school, ibig sabihin sigurado yung paglalagyan ka. Hinahanda na sa'yo yung ano mo. Kaya kahit ganyan, yung mga kilala ko dati nung kabataan namin, pag may kalokohan talaga yan nung kabataan, kasi alam mo na, hindi naturuan, hindi natuto, dala-dala yun hanggang ano eh. Pag magkakwento, kamusta si ganyan? Ayun, may pera naman, kaso ano ginagawa? Naluloko ng tao. So, ito yung kabalian, yung ano niya, yung isa naman, yung mga loko-loko daw, mga mangmang. Anong dyan? Ano naman yung nakapepe sa kanila? Stripe. So, nung panahon kasi nila, yung ganun din yung kaparusahan. Sa kanila, di kinukulong kasi. So, ginagawa nito, sigurado to. May paglalagyan to. I mean, may papaluin to. Kung di ka pinalo sa bahay, sa labas, kapaluin. Yung mga tao magagalit sa'yo, itong kaparusahan sa'yo. Hatawin ka rin. Okay? So basically, yung mga nabasa natin ngayong gabi, may mga, so yun naman talagang team ng Proverbs. Yung maging wise, huwag maging fool, at lagi yung mga kaparusahan sa mga tao, siyempre na kailangan parusahan. So para sa mga bata, huwag kayong magulat dyan. Ba't ako pinapalo kasi may mali? Paglabas nyo, paglaki-laki nyo, mayroon pa rin tama at may mali. Anong susundin nyo? Yung masarap. Hindi, yung masarap, ano yun eh? 50-50 yun. Yung ibang masarap, maganda. Yung ibang masarap, hindi. So, ang focus nyo lagi, ano may tama at mali? Anong tama at mali? Anong tama at mali? Hindi yung gusto at ayaw. Okay? No question. Sige, pwede naman question. Ano tayong 5 minutes? Question. Mag-umpisa tayo late. Next week ng bagong chapter. Question. Bakit pa ulit-ulit? Kasi nga minsan kailangan pa ulit-ulitin. Kasi hindi natin makita, makakuha ng isang daanan eh.
isang pasadaan. Ulitin ulit. Question. Ha? Ano? Gawa ng demonyo. Oh, yun nga, ang ano kasi ng demonyo. Oh, may mga temptation kasi na sila'y nagsaset up niya. For example, sabihin mong hindi directly na inuudyokan siya ng demonyo kasi may protection din naman ng Diyos. Kaso, meron sa TV. Yung iba talagang anak na ng demonyo. Yan nga, nagpapalabas, eh, pinanood mo. Okay, nabalitaan mo. Okay, hindi mo pinapanood. Kaso, nabalitaan mo. Okay, alam mo ba yung isang, yung isang senador na nagkaluluwa ang bansa, no? Pinirmahan ng isang kasundo, nalugi tayo. Mayaman na siya, tapos namatay na siya. Pag nabalitaan mo ngayon yun, ano isipin mo? Eh, ganun pala ang diskarte sa buhay. Hindi naman agad yung mapa-found out eh. Kaya dapat, huwag na lang magpahuli, pero okay lang gumawa ng masama. Diba? So, gawa ng demonyo sa kanila yon. So, kahit hindi direkta sa iyo, yung mga bata, pag nabalita mo na... So, again, natulad na sabi ko sa inyo lagi, magkaka-ugnay tayo, magkaka-influence tayo, whether sa good or sa bad. So, pag may ginawa ka masama, makaka-influence yan. Pag may ginawa ka mabuti, makaka-influence yan. Okay? Okay, question pa. So, huwag mo laging sisihin ang demonyo kasi wala. Hindi mo na kailangan sisihin yan. Yan na talaga yun, demonyo nga eh. Ba't mo natanong pala? Hindi mo na-expect na. Anong point? Hindi niya pa nagagawa, pero hindi ko na-expect na kanila. Hindi na-expect. Kaya nang medyo minsan may mali rin sa atin. Kaya dapat alamin natin, ano what to expect? Sinabi sa Bible, foolishness is bound in the heart of a child eh. So kung nagbabasa ka rin ng Bible, hindi ka na maugulat sa mga natural na ma-encounter at gagawin ng mga bata. Pwede. Pwedeng nagtuturo. Pwedeng tinuturoan ka ng Diyos na huwag kang huwag kang titiwala sa bata na pabayaan mo dyan, no? 24 hours. Yung ano man yan, di mo na inano yung pinapanood niyan. Yung kaibigan niyan, di mo na inalam. Tinuturoan ka rin doon. Na nagpabaya ka eh. Hindi ko na-expect na magagawa niya yun. May mali ka rin. Diba? Huwag kang hindi mag-expect. Dapat, mas maganda kung wise ka, you're always 10 steps ahead. Alam mo na yun, bata yun eh. Nung panahon ba natin, lahat tayo mabait. Diba? Oo. Ganun din yun eh. Ngayon din silang temptation na dadaan na nakala mo, hindi nila gagawin, eh hindi mo nga alam kung pinagdaanan niya eh. So, huwag mo lagi si demonyo. Alam na natin yun eh. Alamin lang natin, demonyo yan dyan. Pero, tayo yung mag-ingat. Tayo yung humingi ng tulong sa Diyos, maging matalino tayo, iwasan yung pwede nating iwasan. Okay. Hindi ka kontento, hindi. Number 17. 17? Proverbs 19? He that have pity upon the poor and the Lord, and that which he hath given will be pay him again. Mm. Paano kung yung ng mga bigas. Bigay kayo pala baking bigas. Yun, di ba? Actually, na-topic natin last time yan, di ba? So, sabi ko sa inyo, hindi natin tinotolerate yan. Kasi sabi ng Bible, ang di magtrabaho, huwag kumain. At, pag ang mga may dokumentary din sa, ano yan eh, Anderson, yung San Francisco naman. Bakit daw ang baho na sa San Francisco ngayon? Kasi ang ginagawa ng mga churches, ang gobyerno, pinapakain yung mga walang bahay. So, hindi na silang ano ngayon, ba't ako magtatrabaho? As in, pati mga drugs sa kanila, mga drug addict, uy, bigyan natin sila ng maayos na needle. Ganun kasi naulo na yung mga gobyerno doon. So, kasi baka magkaano sila eh. Bigyan natin sila, mag-drugs lang sila. Ganun sila kasi naulo na, no? So, obviously, hindi sinasabi to na ito yung doon tayo nagkakamali minsan na pag may nabasa tayo sa Bible, gagawin natin, apply muna sa lahat yan. Obviously, pag sinabi sa kabilang passage na hindi ganito,
Pag may nakita na tayo na mas parang mas generic na passage, ano gagawin natin? So, syempre, pagkumpara natin. So, ibig sabihin pala, hindi lahat pabibigyan mo. Yun, sinasabi na nga natin before yun. Eh. Kaya yung mga sakop dito na pwede mong bigyan talaga, syempre, alamin mo rin, di ba? Hindi naman sinabing, discriminately, di ba? Kaya asal din ako sa mga ganyan foundation, Alamin mo, sino binibigyan mo, hindi lang basta mahirap, bigyan. Gobyerno, ganun din. Okay, o saan mo punta yung tax natin? Sa mga mahirap. Dahil lang mahirap, o di hindi sila magsikap. Hindi nila maintindihan na hindi yung pinupulot kung saan. No? Kaya tayo may pera dahil sa mga creative na people. Tsaka masipag. O ano kaya yung dapat maging masipag din ako? Diba? Hindi yung okay lang, sige, obligasyon niya, pakainin ako. Hindi, ganun. Tapos, madalas niya, magpapasa ng batas na pabol sa mahirap. Paano matututo yun? Ba't nila i-diesel na ano? Diba? So, yun yun din. Pag ano, tanong question nyo doon, paano kung peking mahirap? O yun nga, dapat obligasyon mo yun. Kita mo naman ang laki ng katawan. Magtrabaho ka, dapat sabihin mo ng ganun. Hindi, huwag na, mababatuhin ka . Pero kung may chance ka, ganun daw talaga yun, mas maganda, ganun. Magtrabaho ka nga. Kasi pag yun daw naranasan niya, isang araw siya namalimos, wala nagbigay sa kanila po, so magtrabaho ka. Hindi na mga nililimos yun. Yung totoo. Kasi minsan, biyahe ka ng Siapo, biyahe ka rin. Maraming wala nung style para makalimot. May dalawa mga papel. Ika naisip mo, parang mabosin siya ano, kung hindi ka magbigay, at totoo pala yun. Yun nga di, ang sinasabi ko, sa atin dapat matuto tayo salita ng Diyos. Ang tanong mo, bakit sinabi ng Diyos na ang hindi magtrabaho, huwag kumain? So, sino kaya ang righteous? Ikaw na naawa ako, kaya ako nagbigay. O ang sinabi ng Diyos, sino yung mananaig? Ang Diyos ba'y masama? Hindi. Okay? So, obviously, mayroong mga sinasabi na parang ganito, na parang magbigay ka. Kailangan mong ibangga yun. Saan ako dapat magbigay? Tamang magbigay at tamang hindi na magbigay. Yun ang expectation sa atin ng Diyos pag may mabinibigay siyang ganyan na instruction na parang magkasulong at hindi naman. Ayan, isipin mo. So ako talaga, feeling ko kasi sobrang-sobrang na yung ginagawa ng mga gobyerno . Kaya hindi ko inu-vlog yung sarili ko dyan pag ganyan, talagang never na. Para matuto, di ba? Sa panahon ba natin, magugutom ka ba talaga pag nagtrabaho ka? Hindi naman . Minsan, yung mga nagtrabaho ko, hindi naman sa pagdahil lang. Sa namatay. Sakit, sarili na. Kaya kami nandito kasi hindi namin kaya magkabot. Sabi nila yun. Kaya nakaprepare na yung script nila, di ba? Wala ba silang kaibigan man lang? Tsaka yung alaala ko . Ang libing, di mo kailangan napakamahal . Lilibing lang . Di ba? Pag may mga sakit, ang reality ng buhay, di ba? Nagkakasakit tayo lahat . So di pwedeng manggaling lagi sa iba yung ngayon, kung talagang may sakit, ibig sabihin ba, obligasyon talaga ng lahat ng tao yun, lahat ng Kristiyano yun? Exactly, pero yeah, ano yung gagawin natin? Yung concern nyo kasi kanina, di ba, parang sinasabi nyo, paano kung peke? Yeah, hindi mo malalaman . So ano kailangan maganda mong gawin? Lalo sa ating mga Kristiyano, alam natin, temporary lang ang buhay. I believe, hindi kasi singilin ng Diyos pag nagkamali ka. Ay, hindi ko kasi alam yun . Kaya hindi ako nagbigay. So kaya ang tinuturo natin lalo sa church, ang lahat ng pagbibigay mo, hindi ka, pag nagtatayos ka, hindi mo na kailangan makonsensya doon. Dahil sigurado yun, malalagay yun sa tamang kalalagyan. Sigurado yun. Hindi ka na magtataka pa. Yun nga, kumayos yung church, di ba? Hindi ka na, ay Lord, di ata ako sapat yung binigay ko. Pag nag-tithe ka na, sapat na yun. Ngayon, talagang parang kulang pa, di ba? Give mo offerings, papasok yun sa offerings. Yung lagpas pa sa tithes. Ang ginagawa kasi ng mga yan, ang tawag sa Bible is extortion yan.
alam nila na meron tayong ganung habag. Alam mo naman yung mga no foundation talagang ginagawa yun. Kahit mga missionary minsan eh, nagpapaawa. So ang nangyayari sa atin, napaka basic na bagay na magsipag ka lang, magtrabaho ka lang, di ba? Basic yun eh. Yan, sabi mo kasi meron ka eh. Eh yun, yun sinabi ng Bible. Ba't sabihin ng Bible yung masama yun? Okay? So again, yung mga sinasabing ganyan na led to the poor, yan lang talaga yung mga katulad niya na nabigay mo na yung tithes mo. Kulang pa. Kumari, ano, dati kang mahirap, yumamang ka. Siyempre, meron ka natural na ano sa mga mahirap. At alam mo yung condition na, hindi, sige, tumulong ka. Yun yun. Ibig sabihin, sabi din sa Bible lagi, remember not the poor. Remember the poor. Ibig sabihin, normal sa tao minsan, sa society natin na meron mahirap. So, wag mo rin naman kalimutan na, hindi, walang mahirap. Okay? Pero kasi ang sa akin, ang ayun ko yung pinag-isipan niya, kala ko ano yan eh. Hindi yung basta-basta issue eh. Ano talaga yan eh? Parang kabaklaan, hindi maitindihan yan eh. Pero pag nakuha mo yung katuluan dyan, solve ka na. So guys, sa mga mahirap, yun ang pinaka naging conclusion ko. Pag solve winner, kakatulad yan, sino bang madalas ating winiwid? Mahirap. Diba? Yung kanina to, sa nilapitan natin, parang binabastos pa tayo, parang eh, nagro-rosaryo ako eh. Binalikan namin. Di pa ako tapos eh. May kalokohan ng mga tao minsan eh. So, nasa kanila yung episode, ginawa mo na yung part mo. Parang ano, gadasal kunwari. Okay? Ayun na. Parang nilalago kasi din yung emotion natin eh. Nilalagay tayo sa maling place. Yun ang totoo. Kaya tayo mga especially Baptist, alam na natin yan eh. Nakita natin in-abuse yan sa kabila, sa Pentecostal. Yung ibang mga Baptist, naiki-uso din. Naiki-emotional din. Spirit ang sunda natin. Spirit, hindi emotion. Okay, kaya tayo puro aral lang. Yung kausap ko ng mga agabi, sabi, man, ang dami yung alam. Gano'ng ginagano na ako. Alam mo pala eh. Punong-puno daw yung utak lang, wala kayong puso. And actually, yun ang kailangan niya marinig eh. Na mga natiwalag sa Baptist. Heretic kasi. Eh sabi niya, siya yung umalis eh. Ba't ka umalis? Ang issue lang, cessation. Naalis ka ba nun kung matino ka? Cessation ng gifts. Ng healing. Umalis ako kasi sabi sa amin, nag-cease na. Sa palagay ko, hindi pa eh. Hindi, magpagaling ka na magpagaling. Problema ba yun? Tinatanong mo, nagpapagaling ka ba? Hindi rin. May kilala ka ba nagpapagaling? Walang sagot. Hindi sinabing wala, pero ganun kasi ang ano, Pentecostal. Parang kung ano yung pinofocus nila, yun yung importante. Yung importante, hindi doon mag-focus. Di ba? Ay, na-focus ba kayo sa importante? Ang reply dyan. Yes, so, Panginoon, maraming salamat at kapag-alam mo yung salita. Katanungan din about your word, Lord, special Proverbs, tinatouch ng Proverbs, yung mga practical na bagay. So, I pray, Panginoon, makita namin yung relevance nito, Lord, especially sa mga part na nag-focus din kayo sa mga importanteng bagay, especially sa gospel, Panginoon, kaligtasan, then sa ibang katuwiran, Lord, sa Old Testament. Sa Proverbs, Lord, yung mga bits of pieces of important information ay natatouch. So I pray na maintindihan namin ang place ng Proverbs sa aming pag-aaral. So again, maraming salamat dito, Lord. Maraming salamat sa resulta kanina. Iba lagi mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, sa panahon ngayon na nauso daw po kung anong kapamakan, especially sa amin, Lord, mga inyong lingkod, Panginoon. Nawa, bigyan namin pabo sa mga tao doon, pinuputahan namin. Maraming salamat po sa mga naliligtas at even sa mga against, Panginoon, at least hindi kami awayin or something, saktan, Panginoon. Ingatan niyo po lalo yung mga special mga mabuhayian. At kayo, Panginoon, bigyan niyo lang kami ng tapang protection, Panginoon. So we do your will. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.